morning, Philippines. Hello world. Happy Wednesday. Dito naman tayo sa the courtyards, Vermosa. So may meeting yung mga SBP rito. Cavite Chapter, Vermosa Group. So darating si Maminsi ngayon dito sa Vermosa. Pag-uusapan daw, sabi ni Maminsi. Dapat lahat ng mga member ng Vermosa Group, Tokwahan, welcome kayo rito sa Vermosa. Thank you. Si Chris. Ano po? Bikers. Ahon dito sa litran. Good morning. Good morning. Babalik ako! Ayan, magkasawa! Umahaw na yung dalawa. So, Ding, tumatayo na rin. Ayan, oh. Tumatayo. Good morning. Nakaikot na. Eh, pagdaan ko doon, wala na kayo eh. Kaya nga, sabi ko nga. Oo. Wala pa. Dalawa. Ayan o. Oh, dito na lang kami sa courtyards. Ganda ng ginagawang bahay ni Ding doon o. Nakapit na kami. Ha? Saan? Siya, pagpasok. Bakit? Eh, bawal lang sa bahay ng sakyan. Ah, dito kanina? Oo. Oh. Pahingin namin yan. Ha? Pag-meeting natin. Eh, siguro yung meeting nila nung Sunday. Kakwa naman yung kamay mo. Yung bahay na yun, Alfred, sa labas na. Oh, sa kabilang subdivision yan. Yung gate doon, katabi ng gate ng guard. Oh, so sabihin, hindi na sa ano yan. Hindi sa Vermosa. Laki. Pero abida pa rin yan. Sako pa rin na ayala yan. Ayun, bahay mo hindi pa tapos o. Oh. Ayun o, oh, finishing na. Nakakalimutan mo. Marami ka kasi. Hindi ko lang, nakakalimutan ko na eh. Nakakalimutan mo na yung pinapagawa mo, no? Pag-taker na yung malapit-lapit na yan bago magpasko. Diyan tayo mag Christmas, no? Yung baka diyan kakatayin na natin. Ayun doon sa katabi, may yung baka mo doon. Dadami lang baka ko. Basta ang pinagala eh. Pinagala mo na pinagala, hanggang dang hari nandoon eh. Bakit tagal na 'to. Ah.
Tagal na kasama mo yun. Ang taba nun. Success! Nakadalawang ikot na yung dalawa rito. Success! Talagang... Gamin yung frame nung ano. Pa-practice ng gusto si Ding dahil sa Saturday may ride kami pa Sampaloc. Ayan ang pinalita na ang cogs niya nang giging 30. Anong kwan? Anong nangyari sa 30? Sisiw na yung ahon? Sampaloc, tapos ha? Hindi ko pa ginagamit ng... Eh wala pa, kayang-kaya mo pa sa gitna eh. Hindi mo pa kailangan yan pagdating na ng Puerto Azul at saka Sampaloc, doon na magagamit yan. Dito, yung uniform ko ng Alfred, bawal ba rito? Napaka-kwan pa. Bago pa, no? Nakita ko sa baul ko, 2010 pa ito pinagawa namin eh. Tagal yan, na. Ang ganda pa. Okay. No. Pungkan na pungkan! Yan ang pungkan. Good morning! Yan si Fred. Ano niloto yung kwan? Kasaba? Wala pa eh. Ayan kasaba. Sa attorney. Paano ba hindi diretso kagad? Pagtiyak ng todo. Busy kami. Busy sa Manila. Ah. Akala ko senior biker. Susuko. Sumuko yung dalawa eh. Sino? Naka-itim dalawa, naka-sarbelo. Kami ni Johnny Ma'am Janet, nagbasta kami. Na ulit kami. Lambot naman yan. Derby! Mamaya pa siguro si Terde. Kasi si Ding, kinakumaspas na. Talagang dapat ginamit yung malaki niya para ma... Ay, masyado malambot yun. Para makita niya yung... Gaan. Hirap na hirap yung isa kay Vicky, simple lang oh. Yung isa tumatabingi pa yung pit kay Vicky, sisig lang oh. Oh. Oh, kita mo sisig lang kay Vicky. Oh, nagkanya-kanyang bawas oh, napahituloy oh. Yan. Harap kayo, harap! Harap! Ding, harap! Sige, let's go!
sala. Good morning, Sanlop TV! Share, subscribe, and comment down below! Good morning! Good morning! Tingnan ko sa balik-balik lang ha. Oo, oh, dali lang ta. Wala di yan, ano eh. Wala ah, sakyan eh. Wala di yan silakyan, no? Wala di yan silakyan niya. Doon sa ano, oh, at saka maganda rin itong kwan. Walang pollution, walang sasakyan. Mas masaya dito kaysa Aguinaldo. Bike-bike lang. Bike-bike lang. LBBC Group. LBBC. Yan, LBBC. Shout out. Chill ride lang dito. Oh, pag sumaga habang walang ulan, wala, di ba? Kahit maulan, oh, ride lang tayo. Ang ulan alas 11 pa. Alas 11 pa. Okay. Thank you. Wala takot dito sa patay. Puro mga kasi manwa ko to eh. Mga taga Iloilo. Iloilo. Pareho tama Palomar. Palomar. Pasig, San Driki kami. Father ko San Driki. Pasig. Pama Palomar sa Pasig. Pasi. Si judge dati sa Pasi. Mapalmaris. Damo. Si. Damo sabungan doon kay. Wala na yan. Miling na sabungan. Oh. Shout out kay. Sino mayor ngayon doon? Si Palmaris din? Hindi. Iloilo yun. Sa Pasi. Sa Pasi. Sa Pasi. Oh, si Tino yung Pasi. Thank you. Good morning. Ay, wala nga pala. Nagpaalam. Bantay daw kami sakit. Thank you. Sino to? Si PJ. Ah, kalaw ko mukha si PJ ko na rin. Ayaw pala si PJ. Good morning. Basta yung puting pader, ma'am, yung paikot. Yes. Dumaan siya doon. Bawal po na ka-security. Bawal talaga doon. Kaya ako nakita kayo pagbalik ko eh. Bawal doon pag may security, pag wala, hindi bawal. Wala naman naninitag eh. Deme. Naglaro ng sariling upuan si Direk. I-shooting kami ngayon eh. Shooting o, direct. Ano ba role ko? Extra lock? Stuntman. Stuntman ka, kailangan. Ayan si direct ko. Stuntman siya. Anong gagawin? Gumugulong yung bike. Hindi, kakain na sino marami. Pabubugan niya apoy. Apoy. Kalimutan kita i-text. Padadala ko sana yung kabote kanina. Kasi kagabi ko pa niluto yan eh. Oo, kasi mas lalo masarap yun. Kagabi ko pa niluto. Ininit mo lang, hindi na. Hindi, maganda yung malamig. Sana nag-walking. Good morning. Good morning. Star Vicky. Hindi ako pa pinapansin eh. Professor, si Professor Joey. Si Sir Joey. Si magaling magturo yan, si Professor. Kung paano umakit sa ano, tampalok. So, kaya mga shortcut ko saan dadaan. Shortcut yung dadaanan na. Kaso mapaluin na teacher to. Good morning. Like, share, subscribe. Tumaan yung bisikleta niya sa... Saan po? Bukandala. Galing kami ng... Malagasang lang ako eh. Malagasang. Malapit kami kina Vicky. Doon kami Green Gate. Sa Green Gate. Nung malakas pa ako nakarating na dito sa Green Gate. Dahil yung mga times na yun na makukulit yun, inayos namin. Okay. Pack up na si Derek oh. Bit-bit yan na yung upuan. Kanina pa kami rito eh. Tagal eh. Ah, dito. Yung mga bida kasi huli dumating kaya nagalit si Derek oh. Pack up daw, pack up. Holding na naman oh, mag-asawa. May ayuda diyan. Samantalang ang exam ko ay live practical kasi TV, live practical test. Ang mga nagsasubmit na ng bike niya. Na. Same niya nakita doon sa mga ano. Saan? Yung style niya eh. Nabili niya. Oh, yung road bike. Pala sa inyo nakita eh. Nauubos siya, okay lang sa kanya. Okay, dito na tayo. Lapit po tayo. Pabilog tayo. Wala yung mga Vermosa group pa. Salamat Ama sa iyong kabutihan. Salamat O Lord sa pagkakataong ito na tinipon mo na naman kami sa lugar na to, Panginoon. Una sa lahat, Lord, nagpapalinis kami ng iyong banal na dugo. Patawarin mo kami, linisin mo kami. At samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na nandun. Lord, ang presensya mo
nandun ang pagkakaisa namin, nandun ang puso namin, Panginoon, yung pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin, Lord, yung concern, Panginoon, sa bawat isa. At ganun din, dito sa kayo nabibilangan namin ng grupo, sa Senior Bikers of the Philippines. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw ang mangusap. At kausapin mo, Lord, ang bawat isa na bumaon sa aming puso, sa aming isip. Itong napakagandang Word of God, itong Word of Wisdom, Panginoon. Maging eye-opener sa amin to, Panginoon, sa maging ito. At ganun din yung mga kapatid namin na wala rito, Lord. Basa-basa mo sila, ingatan mo sila. Kung may mga lakad man, lagay mo sila sa mapagpala mo kamay. Kung saan man sila pupunta, Panginoon. Salamat po. Ito po kami sa madalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpak natin, Panginoon. Amen, amen. Okay, yung Wednesday, no? Vermosa, gagawin na natin tong weekly. Parang coffee talk. Yun ang gagawin natin. Kaya sabi ko, total, naumpisan natin to nung mga nakaraan. Kaya ngayon, talagang gagawin na natin yan tuloy-tuloy na. No? Para kung may mga gustong sabihin ng pamunuan ng SBP, malalaman natin, dito natin malalaman sa mga briefing na to pag Wednesday. Ngayon, may binigay si Lord sa atin na ano, na Word of Wisdom. Yung salitang division. Ano ba yung ibig sabihin ng division? No? Pag sinabing division, hindi lang sa organisasyon nangyayari, hindi lang sa kumpanya, ganun din sa church, no? Nagkakaroon din ng salitang division. Alam nyo, pag sinabing division, may tatlong bagay din yan na pinagmumulan. Yung cause niya, bakit nagkakaroon ng division? Pag sinabing division, makikita nyo, no? Yung mga empleyado, yung mga workers sa church, yung mga organization, kagaya ng ito, cycling, kung ano man yung mga running club, nagkakanya-kanya sila. Nagkakaroon sila ng iba-ibang pananaw. No? Bakit? Yung purpose. Nababago nila yung purpose ng organisasyon o ng kumpanya. Katulad sa atin, sa SBP, may bago na tayong policy, may bago na tayong rules na dapat natin sundin. Ito yung pag-uusapan natin sa susunod. Si Mamin siya ang mapapaliwanag dyan. Pero yung binigay sa atin ng Panginoon na topic ngayon, yung about sa division, no? Unang-una, nagiging cause ng division, mga kapatid, yung loyalty, no? Tatandaan natin yan. Yung loyalty, kailangan hindi mawawala sa atin ang isang loyalty. Kapag ito nawala sa atin, yung loyalty, ayan na, talagang papunta na tayo dyan. Magkakaroon ng kanya-kanya na yan, ng pananaw. Hindi tayo loyal doon sa organisasyon na sinalihan natin o sa kumpanya na pinapasukan natin o yung sa church na kinakaniba natin, nagkakaroon po yan ng pagkapakabahagi o division. Pangalawa, ano yon? Yung belongingness. No? Kumbaga, hinihiwalay mo na yung sarili mo. Pag hiniwalay mo na yung sarili mo, iba yun na ba na papasok? No? Maraming ganyan. Lalo kung pananaw mo sa sarili mo, ay, hindi. Mas matalino ako doon sa leader. No? Mas magaling ako doon sa leader. No? Pero, hindi mo alam na yung leader, binigay ng Panginoon yan, pinili ng Panginoon yan. No? Kaya kung hihiwalay natin yung sarili natin doon sa organisasyon, doon na mag-uumpisa yan, yung espiritu na yan. Kaya iingatan natin yan. Yung parang inaapi ka, no? Parang hindi yata kami dito in sa grupo ng Vermosa, parang hinihiwalay natin yung sarili natin sa Dasmariñas, hinihiwalay natin yung sarili natin doon sa Tokwahan. Mga kapatid, nagkakaroon na tayo ng espiritu niya, ng division. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, chapter, no? Cavite chapter. Hindi tayo pwedeng sasabihin mo, hindi, dito lang kami sa Vermosa, hindi, dito lang kami sa Tokwahan, hindi, dito lang kami sa Dasmariñas. Hindi po pwede po ng ganun yun. Doon na po magkakaroon yun, yung espiritu na yan, ng division. At pangatlo, yung nga, kailangan talagang meron tayong kasama pa rin yan. Kung ano yung napag-usapan sa taas, bababa yan sa atin, sa pinakamababa. Ganon din, ang mga leader. Ang leader din, mini-meeting din yan, ang pinakamataas. Magmula din sa pinaka-top, bababa din yan sa mga top admin natin. Kaya sila,
nandun yung pagkakaisa, nandun yung unity. Hindi mo pa pwede siya ihiwalay yung sarili mo. Eh, hindi. Mas marami kaming chapter ng ano eh, ng Kalamba. Ah, hindi, mas marami kami Cavite, mas marami Butante ang Cavite. No? Hindi natin pa pwede sabihin ng ganun. Kasi nga, magkakaroon tayo ng division. Pwede ba sabihin, ma'am? Gusto talaga ni ma'am Min si Madalaw, si Sir Win, si doon sa Nasugbo. Kaya, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, kaya ko kaya yung Nasugbo? Sabi ko, another 30 kilometer yun. Sabi ko, almost 40 kilometer na. Itinanong ko yung, tinanong ko yung sarili ko. Bindala ka naman kabayo eh. Muti ka mo, nakakita ko ng kabayo. De, ano, de, sabi ko, siguro kalooban ng Lord to na mabisita si Kawin. Kasi siya po yung ano natin, yung founder, no? Siya yung founder natin. Siya yung nagtatag talaga ng SBP. Kaya, nung nandun na kami sa Nasugbo, sabi, tinanong ko si Sir Rani, sabi ko, Sir Rani, ilang kilometro pa ba pupunta kila, ano, kila Sir Winji? Sabi ni Sir Rani, siguro mga lima pa. Ako, natapos ko na yung ano, yung sabi natin 30 kilometer yung papuntang Nasugbo galing kay Ibiag. Plus 5. Another 5, sabi ko. Kayaanin ko kaya, inahawa ko kung nakikita ko, eh, medyo ano na eh. Ang nasa isip ko, tsaka sa puso ko, yung pagsunod. Yung pagsunod, yung sa leader. Kasi gusto nga niya, Madalaw eh. Madalaw yung pinaka-leader natin eh. Yun ang nasa puso ko, talagang masilip din siya. Kaya nung nakarating ako doon mga kapatid, naluha na naman ako. Nakita ko yung tao. Yung pagsusumikap ni... Kala ko naluha ka sa hirap. Nakita ko yung paghihirap talaga ni Sir Vinci. Tapos, nung nakita na lahat yung membro na nandun na, alam nyo sa kagalakan niya, kumuha ng itak. Kala ko, may tatagain eh. Kumuha ng kamuting kahoy. Ay, malaking kahoy. Kumuha ng kahoy. Kumuha ng kamuting kahoy, mga kapatid. Yun yung pinadala sa amin. Yan na, yung pagkasaluhan natin. Dahil natuwa yung leader natin eh. Nakita niya na... Ay, nakakatuwa naman, nandito yung mga member ng SBP. Hindi lang isang puno yung kinuha niya. Tapos yung mga saging pala, kala ko, bibenta, sabi ni Ma'am Minsi, bibenta raw eh. Yung pala, nakatabi doon sa mga sako. Tapos pinagbibigyan na yung mga mayor ng member na saging. No? Kita nyo yung ano na yun, yung pagmamahal ng isang leader, mga kapatid. Kaya, sino nang kamoteng kahoy pala po eh? Si Ma'am Minsi, kasi isang sako yung pinadala eh. Isang sako yung pinadala ni ano, may kotse. Kala ko, binitbit niyo eh. Eh, sabi nga ni Sir Winsi, dapat daw tiki-tiki siyang bag. Ito nga oh, binibigyan ni ano ng... Sino? PJ? Sabi naman ni PJ. Sir Winsi, hindi na nga ako makapagpadyak. Nasipag na nga eh. Sumakay na nga ng tricycle daw eh. Sakay! So, buti na lang inako ni Ma'am Minsi yung pagdala. Isang sako, nilagay nito sa kotse, sa likod, tsaka ni ano, administrada, Carlos. Kaya yun mga kapatid na talagang nakita ko, sabi ko talaga yung pagmamahal ng leader sa babay tayo. Yung makikita ng susunod na generation talaga, yung may papalaganap natin. Kasi talagang hindi lang tayo rito sa Cavite, no? Pinasabi ko sa inyo, hindi lang tayo sa Cavite. Talagang kung magkakaisa talaga tayo, nakikita ko gagawin tayo ng Lord ng international. Kasi yung ibang natin chapter, pumapasok na sila doon sa saltang ano, humanity. Tumutulong na sila, nagbo-volunteer na sila, no? Kaya kumbaga, doon na nag-uumpisa yung ano, yung pagkakaisa talaga eh, yung unity. Kaya sana lahat tayo magpa-participate katulad ng ito ng every Wednesday, meron na tayo ditong meeting. Gawin natin sana ng regular na yung participation din natin, no? May magdadala ng baso, may magdadala ng kape, may magdadala ng pandesal. Eh ako, asahan niyo ako, lagi akong dala ng tubig kasi malapit naman sa amin eh, no? Kape at pandesal dadalhin ko yan pag every Wednesday. Yun yun. Yung kailangan talagang makita sa atin na saltang unity. Yun lang po, mga kapatid, at ipapaliwanag naman ni Sir Del tsaka ni Ma'am Minsi. Ma'am Yana, ano, Ma'am Yana, yung ride natin sa Sabado, sa yung dalawa na rin ni Chris ang mag-organize, no? Ayaw kasi ni delikado daw ang bumaba ng sungay. Lalo't maraming tao. Madulas ngayon, madulas. Hindi kayo, nasa sa inyo, pwede kaya, mong mag-redpal. Talagang papatay mo mga senior ha. Talagang ayaw mo nang gusto mo na yata mag-surrender sila eh no. Mga ngayaw gusto mo na mga ngayaw eh. Wala na mas mahirap doon. Sir Rick, saka si Sir George. Si Alfred sa asama, nakakalito. Maraming napag-usapan na dapat gawin sa grupo natin, sa organization natin na
ang ating organization ay meron ng mga bylaws na dapat ipasa sa SEC. Ito ay gaganapin na ipapasok na pala ni ano ni Sarani lahat diyan. Ang bylaws natin sa SEC para makantay ng certificate. Paglabas ng pero sa atin meron na tayong mga ginawang officer para gamitin lang sa SEC. Nandun na yung President, Vice President, BOD, Treasurer, Secretary, Sergeant of Arms. Nandun lahat, kumpleto na yan kasi require ng ano yan, ng SEC. Kaya ang nangyari, ang Secretary din natin, dito sa Cavite, kailangan sa Cavite para papipirma ang mga papeles. Hindi na natin kailangan pumunta sa malayo. Kaya ang mga naging member ng Secretary, Treasurer, si Mingsy Treasurer, Secretary si Carlos sa Strada, para siyang pumirma ng mga papeles nating dadali sa SEC. Meron tayong mga bylaws, pero bukod doon, nagkaroon na tayo ng pagbabago sa mga admin sa national. Dati, basta rep ka, admin ka ng chapter, admin ka na rin ng national. Ngayon, hindi na. Bali, ang pumapapil na lang admin ay bali 5 o 6. Yung mga nag-a-approve ng mga bagong member, nag-a-approve ng mga post, 6 na lang po yan. Isa sa Cavite, si Mingsy, isa sa Calamba, si Roland, isa sa Manila, si Amador, tapos si sa Quezon City, si Alan, sino ba yun? JR, Valenzuela. Saka si JR sa Valenzuela, tapos si Sir Wensi. Bali sila lang po pwedeng allowed. Simula kahapon, sila lang ang allowed na po pwedeng mag-approve ng mga bagong member. Hindi gaya ng dati na kahit sinong admin pwede mag-approve, sino pwede mag-approve ng mga post. Ngayon sila lang ang po pwedeng sumala bago kayo maging member ng SBP kasi maraming admin na basta na lang nag-a-approve kahit na hindi naman qualified para maging SBP member. Kaya yun ang naging ano, yun ang ultimatum na rules, yun ang nangyari. Pero lahat ng mga rules natin gagawin, makikita nyo sa bylaws natin kung ano ang mga rules natin doon, yung mga inputs, idadagdag yun. Magkakaroon din tayo ng General Assembly kasi yung meeting na yun, officer and admins meeting lang yun eh. Para mapag-usapan lang yung pagpasok sa SEC. Ngayon, magkakaroon tayo ng General Assembly sa lahat na yun. Simula sa mga officer, admin, at member. Magkakaroon tayo ng meeting, General Assembly, at botohan. Yun ang magiging totoong botohan na kung qualified kang pumoto as a member, doon tayo kukuha ng totoong presidente, vice president, at saka mga BOD. Yun ang magiging ano natin. Hinahanap pa nila ng place kung saan maganda. Kasi nagre-reklamo yung mga taga-Bulacan, masyado daw malayo yung ginapang na meeting sa Tagaytay pa. Gusto nila, nasa gitna daw. Eh, malamang, Cavite na naman ang baksakan nila nito. Kaya yun ang mga rules na ating pag-alok. O kaya, Malabon, Valenzuela, bakit hindi doon kalapin? Sila mag, ano ng ano? Ha, Calamba? Kailangan halfway. Gitna, Cavite, gitna. Mga sa taga kaya yung pinagbabalakan nila yung sa gitna naman, gitna na lang. Meron nga mga libreng place, in-offer ni Sarani yung mga shrine. Mabini Shrine, Santo Tomas, Calamba, Rizal Shrine, mga libre. Hindi gaya nito nakaraan na meeting na binayaran pa yung place. Pero mga siyang suggestion, mga libreng place. Yung tayo ng application para sa Pipina, Cycling Association. Doon tayo doon yung ID doon, yun ang gagamitin natin. Dahil tayo, bonified, certified tayong cyclist ng Senior Bikers of the Philippines na galing mismo sa Cycling Association of the Philippines. Yung mismo ang gagaling yung ID natin. Kaya tayo nagkaroon ng discussion sa membership fee para din sa mga gagastusin sa pagkuha sa SEC at ganun din sa Philippine Cycling Association. Yun ang mga gagamitin natin na siguro para na rin sa pondo ng SBP. Tapos pinupunto doon na kasi mga nagdang araw, may mga nagpo-post na may nagiinuman, nagpo-post ng alak. Binanggit yun sa meeting na hindi po allowed yun sa tamahan natin. Na ipo-post nyo yung mga nagiinuman kayo, mga lasing na kayo. Ipo-post nyo yung mga alak. Hindi po pwede sa binigyan din yun sa meeting na hindi po allowed yun na gawin natin. Kaya huwag po ma-open yung iba pagka sinasaway na burahin yung ipinos nila kasi po hindi po natin alam kung ano ang iisipin ng ibang member natin pag nagpo-post kayo ng gano'n. Basta hindi natin na-allow yun, hindi lang sa atin, sa buong national.
hindi nila yung na-allowed yung pagpo-post ng kahit anong social media na sangkot ng SBP, kahit anong medyo platform ng, na ginagamit natin, hindi po allowed na mag-post tayo ng mga ganong bagay, yung mga ginagawang nagiinom at saka ano. Minsan may nakakalusot na gano'n siguro pagka yung nagkakaroon tayo ng Christmas party, minsan mayroon mga parts na mga area ng mga tao na nagiinom. Pero yung iba, ipakita mo pang kayo naglalasingan doon sa group chat, post mo na lang sa wall mo, sa sarili mong wall, huwag na lang sa grupo. Oh, para doon kasi may kas sa wall mo, doon sa grupo natin na ito isang lasing dito, pinapakita mo pa. Yan po ang ano, ano pa ba yung nasabi ko nga kay Chris kasi nagkamali ako ng ano, nagpagawa si Chris ng jersey na blue and red. Ayun pala, sabi ni Sir Quincy, bago ka magpagawa ng blue and red, kailangan may official jersey ka muna ng orange. Hindi ka po pwede magpagawa ng blue and red na pumalit kung wala ka pang official jersey na orange. Kaya kung magsusot tayo, siguro mas maganda orange. Diyan tayo nakilala yung SBP sa orange eh. Kaya mag-orange yung official tayo. Color eh. Official color. Ngayon, yung mga ibang kulay na may SBP din, pwede din yun. Basta hindi lang, hindi. Ano ba ito? Pwede rin naman, basta orange basta lang. Orange. Hanggat wala kang, ano, wala kang, walang official. Wala kang jersey. Pag wala kang pang jersey na ipapagawa, pwede naman orange. Para lang, kung saka nasa right tayo, may mahiwalay man, alam natin na SBP pa yung nahiwalay sa atin. Maraming bagay na pupit na magkakaroon tayo ng privilege. Nare-recognize ka agad siya na SBP. Hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Meron ano ko lang yung sa sinabi ni Sir George na yung division. Kasi itong mga nakakailang linggo, hindi araw eh, linggo. May nakikita ako na member natin na parang talagang humiwalay. Nagkakaroon ng division. Dapat, bilang isang admin ng isang chapter, ikaw yung magpursige sa grupo mo na ilapit mo dito sa grupo ng Vermosa. Kasi kami, ang hawak namin ni Sir Del, eh yung chapter. Tapos, si Sir George sa Vermosa, si Noel sa Tokwahan. Ang nangyayari, ang nagiging active ngayon, ang Vermosa. Na ayaw naman namin mangyari na magkaroon ng division yung samahan natin. Kaya ang panawagan ko, sana magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kasi alam nyo, kung makikita nyo lang yung samahan ng Quezon City, sabi na natin hindi naman din sila perfect. Meron din naman mga problema nangyayari dyan. Pero sa nakikita ko, intact sila sa isa't isa. Lalo na pagka nagra-ride, walang kanya-kanya. Sama-sama sila. Kasi ang pinopromote nila eh yung SBP. Diba? Tayo, ano bang ipopromote natin? Yung grupo ba natin? Natakwahan? Ipopromote ba natin yung Vermosa? Yung grupo natin? Dapat, magkaisa tayo. Ang ipromote natin, yung SBP. Yung Senior Biker of the Philippines, Cavite Chapter. Wala tayong kanya. Wala ka sa kanan, wala sa kaliwa. Gitna. Kaya alisin po natin yung pinaka-division na yon para maging solid tayo. Yun yung gusto ipunto doon ni, ano eh, ni Sir George. Kaya ang pakiusap ko sa inyo, kung kayo man ay nagagawi o nakakasama lagi sa Tokwahan, ito walang ano to, walang personalan to, sir. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Kung ang lagi kayo nandun sa Tokwahan at hindi nyo ilalapit yung sarili nyo sa Vermosa, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Paano nyo makikilala ang bawat isa kung kayo mismo ay humihiwalay? Kaya kailangan ang mangyari eh yung magkaisa tayo para walang division. Eh, kasi sa nakikita ko, nag-uusap nga kami ni Sir George kagabi, meron kaming ano eh, yung discerning namin, iisa eh, nagkakaroon ng division. Yun ang pinakamasakit sa isang admin o representative ng isang chapter. Yung makita mo yung mga nasasakupan mo eh hindi nagkakasundo, hindi nagkakahiwa-hiwalay. Tulad niyan, kung meron tayong mga rides, meron naman tayong GC, sumilip kayo dun, oh. Kung halimbawang kaya nyo sumama, oh, present ako dyan. Lista nyo yung pangalan nyo. Kasi, ang sarap po na mag-ride ng magkakasama. Tulad nung naging ride sa Kebyang, kung makikita nyo, kung makakasama lang kayo, ay, nako,
sasabihin nyo talagang sasama at sasama kayo uli sa susunod. Mararamdaman nyo kung gaano kasarap sumama at kasama ang SBP. Yan po yung talaga mararamdaman nyo kasi nagkakaisa. At hindi lang doon, alagang nanay ang ginagawa ko sa lahat ng mga kasama ko. Hindi ko hinahayaan na magutom ang mga kasama namin na nagra-ride. Tanong mo kay Sir George. Alam ni Sir George yan. At kung halimbawa, malayo man yung nira-ride nila, may support vehicle. Kami yung nandoon. Kami ni Sir Carlos. Kasi kami yung mag-aasis sa pagkain, sa inumin, sa lahat. Dahil kung lahat kayo magpapadyak na nakabike lang, sino mag-aano sa inyo na mag-alaga sa inyo na, oops, pag may naplatan, oops, pag may nagutom, pag may nauhaw, syempre, ito yung sinialagang nanay, alagaan kayo. Yun ang pinakapapil namin. Kaya kung hindi man kami pumapadyak at hindi na kaya ng lola nyo na pumadyak ng kaibiyang, at least kahit dun sa sasakyan, meron kaming part. Meron support. Tsaka gusto ko i-request, Sir George, magkaroon tayo ng ano, butuhan. Sa chapter lang natin, magtayo tayo ng secretary, treasurer, at saka ano pa ba, yung dapat na posisyon na meron tayong ano, na maitayo. Kaya, Sir George, iaano ko sa iyo yan, yung ikaw na ang bahalang mamahala dun sa, kailangan na dun sila lahat para kung sakaling sila yung karapat dapat, present ka. Yun lang, basta ang pakiusap ko lang sa inyo, tayo magkabahabahagi. Mahirap yung manolo ka. Kasi yung panonolo nyo, hanggang dyan lang yan. Pero kung kayo kasama sa grupo, masaya kayo. Sabi nga ni Sir, ni Carlos Estrada, basta SBP, happy ka. Paano ka magiging happy kung wala ka? Kung hiwalay ka, di ba? O, di ba? Sad. Oo. Ang... Kaya na, wala sila. Hindi na naman titikman yung nilong. Yung ano. Talo na naman sila. Nasag mo pala. Gali pa nasag mo kay Sir Wenchi. Kala ko ka na po, ulang kaya, kahoy. Kaya kung humihiwalay sa grupo, hindi mo matitikman yung ano, biyaya ng Panginoon. Yung isa pa, isi-share ko lang. Yung isi-share ko lang sa inyo, yung sinabi nga ni Sir George na makita namin si Kawensi. Nabudol ko sila. At sa totoo lang, hindi nila alam na ako yun ang budol sa kanila kasi ang alam lang nila, kaibiyang lang. Eh nag-usap kami dalawa ni Serani. Sabi ko, Serani, gusto kasi ni Kawensi na makapunta tayo doon. Pero hindi sinabi sa akin ni Kawensi yun. Kaya si Kawensi, nung makita kami, nagulat siya talaga. At least, makarating kayo kay Kawensi, di ba? Nakita nyo kung ano yung kabuhayan ni Kawensi doon. Pinaramdam at pinakita lang natin kay Kawensi kung gaano siya kahalaga sa ating samahan. Siya kasi yung pinakatatay. Tayo yung mga nasa baba. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na magkaisa tayo, maging solid tayo. Kailangan impact tayo sa isa't isa. Ilang ang pakiusap ko sa inyo. Gandang umaga. Isa pa yung patutuo, yung isang siklista na babae, si Janet, ano yan eh, Cavite Pirates yan eh. Cavite Pirates. Maganda yung comment niya nung after ng, ano, ng ride natin sa Kaibiyang. Sabi niya, ibang klase talaga ang samahan ng SBP. Kasi nandun nga yung alalay, nandun yung asikaso ni Ma'am Minsi, no? First time niya nakaranas ng gano'n na pag-aasikaso doon sa long ride na yun. Sabi niya, halos lahat hindi pinabayaan. Kahit yung mga hindi na talaga kaya, pinasakay pa ng bus, sabi niya. Isa na ako doon, sabi ni Janet eh, na ano eh. Kaya sa atin man, walang problema kung talaga hindi na kaya eh. Talagang magsabi lang kayo, no? At kayo'y makakarating din ng maayos sa inyong tahanan, no? Kagatulad nga ng ginawa ko nung kay Ed, sabi niya maano na yung dibdib niya. Eh nung nakikita ko na medyo hirap na rin siya, sabi ko sige, inom muna tayo ng buko. Magbuko muna tayo, sabi ko sa kanya. Ngayon nung talagang tumakbo siya ng mga siguro mga 2 kilometro talagang sabi ko nahirapan na. Tapos meron din yung masakit na hita na eh ako na mismo nagdesisyon na kumuha na ng isang sasakyan, isang jeep, no? At pinasakay ko na talaga yung mga hirap na tsaka yung si Ed nga. Yung nga, sa pagsisiksikan ng ano ng bisikleta, 7 bisikleta po yung pinagkasya namin sa isang jeep eh, no? Ito yung ano, ebidensya, no? Gasgas siya. Gasgas siya kasi nga siksikan na eh. Yan yung ano, yan yung epekto ng ano ng pagkakaisa. Baliwala yan, no? Basta't makikita mo mapaigi yung kasama, no? Hindi sila mapahamak. Yun yung ano na sinasabi nating unity.
Hindi dapat tayo nagkakanya-kanya, walang division dapat. Pag nakita natin yung ganun kasama natin, tulungan natin. Tanungin natin kung anong pinakamainam, no? So, yun lang po, mga kapatid. Tikman natin yung biyaya ng Panginoon, no? Mula kay ano, Brother Wincy. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Una sa lahat, Lord, sa wisdom na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo. Salamat sa pagmamahal ng bawat isa, lalo-lalo lang, Lord, sa aming kinakaaniba na SBP. Padama mo lagi, Lord, yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Ipalaganap mo, Panginoon, yung pagmamahal. At ganoon din, tinataas po namin, Lord, ang biyayang ito. Basbasan mo, linisin mo. At ibalik mo ng triple, Panginoon, sa aming leader. Sir Wincy, Panginoon, yung biyayang ito. Sa kanyang pagkapagal, Panginoon, sa kanyang liderato, Panginoon, na gusto niya mabuo ng maayos itong SBP, Panginoon. Ikaw na po ang bahala na magpala sa kanya. At sa lahat ng aking mga kapatid na nandito, Lord, gawin mo kami, Lord, na masaya, nakakain ito, Panginoon. Salamat po. Ito po kami sa manalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Long live SBP! Mabuhay SBP! Sarangan ba? Hina pa. Long live SBP! Hooray! Nga kaya? Ingat, ingat. Kisika na lang. May Uber. Ng ano? Ng hari. Oo. Doon tayo magkikita-kita. Oo, pwede dito lang kami ko. Oo, doon kami magkikita-kita. Sige, talaga natin ito siya sa DC. Talaga natin ito siya pa. Wala na ako nasa doon mo na kami ayabang saan natagan sa may kamgre sa may senate senate dyan dyan bali kini ah kay Kwan member din yun, hindi ko kilala. Doon ba sa just like, subscribe, comment down below and share. Sunlop TV, shout out SBP of Cavite. Sa'yo dyan, Deng. Italian ano ito, Italian bike. Yan yung... Oh, ang talagang may ari ito. Huwag mo katukin, huwag mo katukin carbon yan. Si Mussolini. Oh. Ah, kaya nagiging Sipolini na. Ah, naging Sipolini. Oo. Oh. Sinipon. Sinipon. Sipolini ano? Namatay sa anong sakit? Sipon. 6.5 ang timbang. Gan ano? Ito. Tapos naka-rody pa yung helmet. Magaan, magaan siya. 6.5 nga eh. Labas kayo ng konti para maalam kayo ng liwanag. Konti na, konti. One step forward. Dito, dito. Lampas kayo sa puno. Hindi kayo makikita. Oh, puno yung masarap. Oh, pwede kayo mo po. Ayan, pwede kayo mo po. Oh, yun nababa na. So, doon, natitiklo pa yung tuhod. Pwede maupo. Maganda. Okay, okay. Yung nasa likod. Tangkot na lapit. Para nakakita yun. Ay, doon ka sa harapan. Dito ako, dito. Huwag kang tumigit dyan. Ito ba, SBP. Pasalamat kayo. Meron director, may artista. Galing GMA7. Kaya kung ano yung sabihin ng director, susunod kayo para maganda yung buwan natin. Eh, paano yung channel ko kami? Ha? Channel. Eh, pagpapagitin ko. Wala ba talent ko yan? Pultoy. Saglit. Saglit. Oh, God first. Mabuhay, SBP! Mabuhay! Mabuhay, SBP! Mabuhay! Hap, hap! Hooray! Hap, hap! Hooray! Hap, hap! Hooray! Lords, buuin mo yung SBP! Mabuhay ng SBP! Mabuhay! Senyor! Mabuhay, senyor! Mabuhay! Senyor, bikers! In 1, 2, 3! Mabuhay, senyor! Bikers of the Philippines! Wala doon! Okay, ready, ready! Okay! Ulit, ulit. Okay. Ready. 1, 2, 3. Mabuhay, Senior Bikers of the Philippines! Mabuhay! Mabuhay, Senior Bikers of the Philippines! Mabuhay! Hap, hap! Hooray! Hap, hap! Hooray! Hap, hap! Hooray! Au! Ayan, ayan. Ayan. Ayan na si WhatsApp, WhatsApp. Ayan. Si, ano? Ayan po yung mga basura namin. O, yung kutsara. Kanyang kutsara. O, basura, basura. O, dito.
dito. Lagay yung mga basura dyan, no? Yung mga basura, ilalagay. Ibihira sa mga ibang kapatid. Meron akong ano ron. Pwede man to palo. Hindi, may isang piraso ako naiwan dun eh. Kasi sabi ko marami na yung ano eh. Bukas lang, Kernel, ha? Yung isang piraso bibigyan niyo. Hinahanap ni Kernel pala yung ginutaan. Sige, sige. Sorry. Una kaya. Ingat, ingat. Ingat, ingat. Ito pa yung isang mission natin, no? SBP. Ingat, ingat. May share natin din yung Word of God, yung gospel sa mga tao na wala pa sa paanan ng Panginoon. Hindi natin alam, no? Na talagang tayo yung gagamitin ng Lord, eh. Para mapalaganap yung gospel, eh. Makakilala yung pamilya, maligtas. At yung mga karamdaman na ipagbigay natin talaga with anything. Brother Bing, Word of God. Sige. Verse muna tayo. Sabi sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin. So, walang magsasabi dito na siya ay matuwid, na siya ay hindi nagkakasala. Pag sinabi natin tayo matuwid, pag sinabi tayo natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Diba? Amen ba? Amen. So, sabi nga sa John 1:12, ngunit ang lahat ng nananalig at tumanggap sa kanyang pangalan na binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Diba? So, yun. Kung gusto natin maging matuwid, kung gusto natin maging banal sa harapan ng Diyos, kailangan natin si Jesus bilang ating tanggapin natin siya bilang ating Lord, ating Savior, no? Para malinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, doon papasok na ang pinapaging banal tayo ng Panginoon dahil hindi sa ating mga gawa. Gusto natin ng ating gawa. Pinapaging banal tayo ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, Brad George? Alisin muna natin yung kasalanan at humingi tayo sa Lord ng kapatawaran para lalo siyang makakita. At ganun din yung ipag-pray natin na instant kagad yung healing na dadaloy sa kanya, no? Kapag malinis yung nananalangin. Okay, lay hands natin si Kernel. Manalangin tayo. O Diyos ng buhay, Panginoon, Diyos na nasa langit, maraming maraming po salamat, Ama. Muna sa lahat, Lord, nagpapalinis kami ng banal mong dugo, magmula ulo, ang ganda lampakan, patawarin mo kami, Panginoon, sa umarang ito. Alisin mo, Lord, ikaw ang may nakakasagaban sa aming puso upang hindi dumaloy, Lord, ang kapangyarihan mo sa aming mga kamay. Linisin mo kami, Panginoon, sa umarang ito. At ganoon din, ang aming kapatid, si Kernel Cariaga, Panginoon, ugasan mo rin siya ng banal mong dugo, magmula ulo, ang ganda lampakan upang dumaloy, Lord, yung power of healing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tinataas po namin, Lord, si Kernel Cariaga, at nananampalataya kami, Lord God, hindi maiksi yung kamay, hindi, Lord, sarado ang iyong tenga o pandingin ang aming panalangin, at ipagkaloob sa kanya, Lord, ang power of healing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. At ganun din, lahat kami na nandito, Lord, tulungan mo kami na nandun yung paglapit namin sa iyong paanan, Panginoon. Nandun yung pagtanggap namin sa iyo, Panginoon, upang ikaw ang Diyos na babalik, at makasama mo kami sa iyong kaharian, Panginoon. At ganun din ang pamilya ni Kernel, Panginoon. Habagan mo sila, Lord. Tulungan mo sila na makalapit sa iyo, makatanggap sa iyo, Panginoon. At magkaisa sila sa pananampalataya. Sa iisang Diyos na dapat namin panampalatayaan, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang iisang Diyos na babalik dito sa mundong ito, Panginoon, upang kami iligtas, Panginoon. Kaya marami salamat, Lord. Kiniklaim na po namin, Lord, ang kagalingan ni Kernel. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat, Lord, sa pagdaloy mo sa aming mga kamay. Ang power of healing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Maraming po salamat, Lord. At ibaon mo sa aming puso, Lord, yung pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, pagtuturingan, Lord, na magkakapatid at hindi, Panginoon, ibang tao. Hindi yung pagmamahal mo bilang tunay na anak, tunay na pagmamahal, bilang tunay na kapatid, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama. Ito po ang sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpan natin, Panginoon. Salamat, Kernel. Salamat. Salamat. Una na rin kami. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Pinagaling kayo, no? Sa inyong pananampalataya. Badya Bernie, God bless. Ingat kayo, ha? Lakas kayo. God bless, Badya Bernie. Susunod po, ha? Ayan kaya. Bernie, sa ride natin, ha? Thank you, thank you. Buwa kong asawa. Yan yung ano niya. Si Mang Dakil.
Artista yan dati. Artista dati. Channel 2 nga lang. LTO. Baka nagkasabay tayo. Thank you. Kunti nagkape. Thank you, thank you. Shout out Sunlop TV. Yan. Sabado. Thank you, thank you. George, thank you. Oh sige, thank you. Sabay na tayo. Salamat, salamat. Thank you. Ginirek. Masulod ka na una ng to sa cup. Thank you, thank you. Colonel, thank you. Bye. Bike, bike, bike. Thank you, thank you, thank you. See you. Uy na kami, 8:30 na.